Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang nangyari kay Naoya Inoue at ang pahayag ni Cuadro Alas. Binanggit ni Casimero mga tol, ipupusta daw niya lahat ang pera kay Naoya Inoue laban kay Paul Butler. Talagang wala daw pag-asang manalo si Butler kahit ipusta daw lahat ni Casimero ang pera niya kay Inoue. Kung makikita din sa post ni Inoue sa kanyang Twitter mga tol, isang history ang nagawa niya laban kay Dunaire. Si Inoue ang pinakaunang Hapon na naging unified champion na hawak ang tatlong titulo. Nakalagay din sa post ni Inoue, si Paul Butler ang target ngayong October. Talagang wala nang ligtas si Butler, mukhang hindi magtatagal sa kanya ang titulo. Pero isa lang ang sigurado kay Butler mga tol, kikita ng malaki laban kay Inoue. Kahit matalo at mawalan ng belt, kikita naman ng malaki sa laban. Kung matatandaan po natin sinabi dati ni Inoue, wala nang interes kay Casimero, hindi na ito importante sa kanya. Gusto lang daw niya labanan si Casimero dahil sa WBO belt. Pero matapos matanggal ang WBO ni Casimero, ibig sabihin wala nang dahilan para lumaban si Inoue kay Cuadro Alas. Kaya isang istorya ang magagawa ni Inoue sa bantamweight mga tol kung maging undisputed champion. Kung sakaling umakyat naman si Inoue at magpatuloy ang panalo hanggang super bantamweight, sigurado magagawa din niya maging undisputed sa dalawang division. Dalawa lang ang champion sa super bantamweight mga tol, hawak ni Stephen Fulton ang unified WBC-WBO. Hawak naman ni Murodion Akmadaliev ang unified WBA-IBF. Mukhang mapapadali kay Inoue na maging undisputed sa dalawang division. Sa kabilang banda naman ayon sa report, nilooban umano ang bahay ni Naoya Inoue habang lumalaban si Inoue sa Saitama Japan kontra kay Nonito Dunaire. Nilooban naman ang bahay niya at nilimas ang mamahaling bag at alahas. Kaya nagpost kaagad si Inoue mga tol, sinabi niya sa panahong nagdiriwang ako ng tagumpay. Isang malungkot na pangyayari naman ang naganap. Katulad din ito sa nangyari dati kay Pambansang Kamao, nilooban ang bahay niya sa US habang lumalaban ito kay Adrien Broner. Sa ibang balita naman, undisputed champion na si Devin Haney, wala daw pakialam kay Ryan Garcia. Marami lang daw followers si Ryan Garcia pero wala daw ito na patunayan. Nakafocus daw si Devin Haney sa kanyang legacy at walang pakialam sa pagpaparami ng followers. Tinawag niya na isang social media boy lang si Ryan Garcia, hindi daw ito lalaban sa delikadong kalaban. Kung tignan po natin ang champion sa lightweight mga tol, champion si Devin Haney, number 1 si Cambosos, number 2 si Teofimo Lopez, number 3 si Lomachenko. Number 4 si Tang Davis at number 5 si Ryan Garcia. Number 6 naman si Pitbull Isaac Cruz. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.